Hi guys! So, today's video ay i-discuss ko yung about sa yung party live. Mag-party live ka, tapos mag-solo live ka. So, lilinawin ko lang guys para aware yung iba kung anong wage lang yung pasok doon. Okay? So, first, punta tayo sa ating pupo. Ayan, ito yung aking pupo guys. So, paki-follow nyo na lang ako dito guys. Thank you. So, ngayon guys, yung points ko is nasa 92 plus na siya. So, hindi pa ako makapag-withdraw niyan. Kasi kailangan ng 100, diba? Okay, so proceed tayo dun sa ating talagang yung ating pag-uusapan. So, punta tayo sa ating reward. So, ayan, guys, nakita yung live, party, daily. So, ayan, yung nasa baba, guys, ito. Itong parang nasa square, nakapasok siya. At makita niyo yung earnings and hourly wage. Ayan, guys. So, explain ko sa inyo, guys. Kapag ang wage mo is 1,000 lang siya, guys. Ibig sabihin nun, hindi ka pwede mag-party live na mag-solo live ka doon. Kunya, di ba? Kunwari, di ba, sabi ko. Ay, sabi ni, ano, ganito. So, pag mag-party live kayo, tapos mag-open cam kayo para gawin yung solo live nyo, hindi siya gagana, guys, dahil yung wage nyo is 1,000 lang. Okay? So, hindi siya pasok sa ano ni Pupo. So, dapat yung wage nyo is aabot ng kahit mga 3,000 hours, yun yung pasok. At yun yung, dun gagana yung solo live nyo. Kapag nag-party live kayo, dun gagana. Kapag 3,000 na yung hours wage nyo. Or pataas, 3 to 5 hour wage. Okay, so 3 or pataas yung hours wage. So, nahirapan ako mag-guess ng hour wage nyo. So, okay, maliwanag guys ha. Kapag 1,000, hindi gagana yung sinabi kong mag-party live tapos mag-solo live. Hindi siya gagana guys, okay? Malinaw. Tsaka siya gagana guys kapag yung wage nyo is nasa 3,000 plus na. Or 3,000 pataas, ganon. Doon gagana yung party live, tapos gawin nyo yung task nyo na solo live. Doon siya gagana, guys. So, ibig sabihin, kapag mataas na yung wage nyo, yun yung gagana doon sa party live. Kapag 1,000 lang, hindi siya gagana, guys. Okay? So, maliwanag yun, guys. So, marami akong nababasang comment na, ay, hindi naman gagana, sabi ganito, ganyan. Yes, kasi hindi siya gagana kapag, ano pa kayo, nasa 1,000 hour lang yung wage nyo. So, dapat pataasin nyo yung level. So, dapat nasa 3 key hours na kayo. Okay? So, nakita nyo yung 1,000 hour each. Yan. 1,000 each. So, ibig sabihin 1,000 yung hour nyo. Ang babayari ni Pupo. So, dapat magbagsakan nyo siya ng 150K para makuha nyo yung 3 key hours. Okay? So, doon gagana na yan, guys. Okay, maliwanag yung guys, okay? Nabulol na ako guys, sorry. And then, ayun lang guys. Yun lang yung aking ipapaliwanag sa inyo ng clear para aware yung iba, para hindi ako mabash na sabihin, sabi niya ano, gagana ganito, hindi naman gumagana. Of course guys, hindi siya gagana kapag bago ka pa lang at hindi ka pa naka 3 hours ang wage mo. So, dapat naka 3,000 hours na yung wage mo. Kung gusto mo na magawa mo yan, dapat bagsakan mo ng 150K, isang bagsak ang ano mo, ng gift. Makipag-trade ka. Ang gagawin mo guys, makipag-trade ka. Mag-ano ka ng coins. Bumili ka, mag-ano ka, tawag nito, basta mag ano ka ng coins, mag top up ka or what or mag ano ka sa mga seller, yon, mag RC ka, yon. Pero guys, mas
mas mura kapag mag-RC kayo sa mga seller. Seller? Oo. Dahil mahal kapag nasa GCash. Mas mahal kapag sa GCash kayo mag-top up. Mas okay kung magpa-RC kayo sa seller. Yung nag-RC talaga. Dito sa Popo, marami sila. At saka guys, huwag kayo basta-basta makipag-trade. Okay? Dahil sa Popo, maraming scammer. Na-scam na ako isang beses. Ang sinabi niya, sige, bagsak mo sa akin. Eh, syempre, tiwala ako kasi nakita ko yung mukha niya. Pero hindi siya buo, kalahati. Ang sabi niya, bagsak mo sa akin. Eh, di ako naman si tiwala. Okay, binagsak ko sa kanya. Tsung! Pagbagsak ko sa kanya, nagbingi-bingian na siya, guys. Sabi niya, sige, bagsak niyo lang, maya-maya, ibagsak ko sa inyo, ibalik ko sa inyo. Tapos, hindi lang kasi ako, guys, yung nakipag-trade sa kanya. Kasi, marami, mga 3 or 4 kami doon. Sabi niya, sige, bagsak niyo. Oh, tiwala ako kasi may kasama, may kasama din ako nagbagsak sa kanya. So, ayun. Pagbagsak ko, ayun, bingi na siya. Tapos, ayun, di na talaga binalik niya yung aking binagsak sa kanya na 50k. So, scammer siya. So, kapag makipag, ano kayo guys, para aware lang kayo ha, share ko lang yung aking experience. Kapag makipag-trade kayo guys, ang, syempre, pag mga baguhan pa, di ba, hindi natin alam, scammer ba yan or ano, kasi syempre, bago pa nga tayo, hindi pa natin alam kung ano yung scammer, sino yung hindi scammer, di ba. So, sa mga baguhan, so, dun kayo makipag-trade kay Pounder. Okay? Makita nyo yung ano na Pounder. Pounder yung pangalan na kalimutan ko. Pero, ipakita ko na lang sa, ano, sa screen, guys. Doon kayo makipag-trade. Yun talaga ay legit. Doon kami lagi nagtitrade. Dahil sila yung, ano, sa Popo, diba? May-ari. Charot. Siya yung pinakamataas doon sa Popo, guys. Yung Pounder. So, doon kami lahat nagpapatrade para sure at sigurado at legit. Lalo na sa mga baguhan. So, doon kayo pupunta kay Pounder. Doon kayo makipag-trade dahil sila bahala sa inyo kung sino yung katrade nyo. At pinapaakyat kayo niyan. Tapos, chine-check. Talagang secured. Okay? So, ayan. So, ayun lang guys, kapag may mga tanong pa kayo about sa Popo na kaya ko namang sagutin, so just comment below na lang guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel. And then guys, pakipalo nyo na lang din ako sa aking Popo apps kung okay lang sa inyo. So ayun lang guys, thank you for watching and God bless.